Okay, so hello guys, good afternoon, good day, this is me again Jason and welcome to my channel in depth. At andito tayo ngayon guys para silipin naman po itong Itina, okay? So guys, ang Itina po kasi is meron po silang lunch pool na gaganapin po dito sa ating Binance. Pero ano nga ba itong Itina po natin? Well, ang Itina po is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that aims to provide a crypto-native solution for money. So, another protocol po ito sa Ethereum, guys. At yung nga alam naman po natin na yung Binance hindi na po available sa Philippines dahil na-ban nga po ito. Pero meron pa din po tayong way para makasaliga po sa mga ganito nga pong mga launch pool or event ng Binance, okay? So, ang kailangan lang po natin, guys, sa gawin is i-download lang po natin yung app sa ating mga phone. Or kung sa computer or laptop po kayo gumamit, pwede po kayo gumamit ng BlueStacks. So makikita nyo nga po dito yung launch pool na ginagawa nga po ng ating Itina. Meron po tayong 3 days na farming period. Tapos meron pa nga tayong 1 day, 1 hour and 40 minutes para makasali nga po dito. Ito nga po yung total rewards na kanilang ipamimigay nga po dito guys. Dahil parang free po natin makukuha yung Itina, kailangan lang po natin gawin is mag-stake lang po tayo ng BNB or ng FTUSD, okay? So yun nga guys, kung meron ka na pong BNB nga po dito, kailangan nyo lang po pindutin yung stake. Pero kung wala ka pa naman pong BNB nga po dito, is pwede po tayo mag-purchase ng BNB sa P2P. Pwede po tayo bumili ng gamit ang PHP or mag-transfer lang po ng asset, okay? So yun nga guys, para sa full details ng ating Project Itina, andito po yung kanilang website, yung white paper, research po nila and so on and so forth. Tapos sa total reward po na 300 million na Itina tokens, 80% po nun is sa BNB po na pool, ayan, 240 million po yan. Tapos ang another 20% naman po nito is mapupunta naman dito sa ating FTUSD. So 3 days farming period lang to guys. Ang kailangan lang po talaga natin gawin po dito is mag-stake ng BNB at FTUSD dito sa kanilang project pool. Tapos yung nga guys, wag po tayo mag-worry kung nag-stake po tayo tapos kung kailan po yung locking period po niyan, dahil anytime pwede po natin ma-redeem yung ating na-stake na token, okay? So meron po dito video na ginawa po ni Bitcoin Expert India at makikita natin dito na pwedeng-pwede po natin talaga ma-redeem yung ating mga na-stake anytime, okay? So ipipindutin lang po natin yung redeem. Tapos yung pag-claim naman po natin ng INA token, dito din po natin yun mariredeem sa ating app din po mismo. Ayan po yung INA po natin, INA, okay? So pwede po natin i-claim yung ating mga rewards na INA din po dito sa launch pool, okay? So sir, worth it nga ba mag-stake ng BNB po dito or ng FDUSD sa Itina or mag-farm itong token po nila? Well, actually, meron po tayong nakita pong news nga po dito na kung saan dito nga po sa AVO Exchange, which is a decentralized exchange po ito, dito po nagkaroon ng pre-debut futures yung kanilang token na INA UST. At yun nga guys, umabot po sila ng 73 cents. Tapos makikita po natin dito na yung price po ng ating token is umabot ng 0.73 US dollar. Guys, ito po is nasa AVO pa lang po na decentralized exchange. Wala po po ito sa Binance. So imagine guys, kapag malis po ito sa Binance, for sure tataas po ito. So ganito guys yung nangyari sa ating Pixel, dahil nung nalis po sila sa Binance, marami na po ang nagka-access nga po dito. At yung nga nagkaroon po talaga ng maraming exposure, kaya tumaas po talaga ang token po nila. So the Itina pre-launch market on AVO is up to 20% on the back of their Binance launch pool announcement. Imagine nyo talaga guys, wala pa po dyan yung Binance na launch pool. Tapos yung nga ang aim na farming po natin will start on March 30. So nagsimula po ito kahapon at magiging open po siya in 3 days po talaga. At yung nga malilis po yung token po na INA with the following trading po na INA BTC, INA USDT, INA BNB, INA FDUSD, and INA TRY pairs. Okay, so yan po yung mga pairs po natin guys. Up to 20% po or up to 22% ang tinaas po ng token po nila. Tapos sa isang article din po ng TradingView, yung ating market cap po talaga is umabot ng 500 million. Kaya yun nga guys, yung mga ganitong news po talaga is maganda po talaga sa bayan. At yun nga, kayo na po ang bahala kung gusto nyo pumasok or mag-invest or mag-stake po dito sa ating Binance launch pool, okay? So paano naman po natin ma-access yung mga launch pool nga po dito sa ating Binance, okay? Well, ang kailangan lang po natin gawin guys is pumunta lang po tayo sa ating app, click home lang po tayo, pindutin lang po natin yung icon po dito sa taas, tapos more services, okay? Tapos scroll down lang po tayo dito sa earn at makikita na po natin yung launchpad po natin, okay? So dito na po tayo sa sale ng ating launch pool nga po dito. At yun nga, para po sa full details ng kanilang launchpad announcement,
pumunta lang po kayo dito sa ating home po ulit. Tapos click lang po natin yung announcement, okay? Tapos dito po in-announce ng ating Binance yung INA token po nila na launch pool. At kapag click nyo nga po ito, makikita nyo yung full details ng kanilang event po na to, okay? So Binance is excited to announce the 50th project on Binance launch pool, which is ETHINA, a synthetic protocol. Tapos andito nga po yung webpage, pero syempre hindi po yan natin ma-access dahil banned po ang Binance po talaga. Tapos makikita natin dito na users will be able to stake BNB and FDUSD into separate pools from to farm INA token. So magfa-farm po tayo dito ng INA token, guys, for the span of 3 days. At meron pa nga tayong 1 day dito, guys. Tapos malilist naman po ang INA po sa Binance ngayong April 2, 8 UTC, okay? So yun nga, ang trading page niya po is ito po. Tapos ang magiging token name po natin is INA. Meron po tayong maximum total supply na 15 billion. Ang launchpad total rewards po natin is 2% lang ng total supply. Ang initial na circulating supply po niya is 9.5% of max token supply. Ang smart contract po niya is nasa Ethereum. Tapos ang staking terms mo natin dito is may KYC required. So kailangan po tayo naka-KYC po sa ating Binance po dito. Tapos ito naman po yung hard cap per user po natin, okay? So yun nga, guys, meron po silang dalawang pool po dito. 80% po is nasa BNB, 20% naman is FDUSD, farming period, ayan po. Tapos ito naman po yung ating farming distribution, okay? So yun nga, guys, andito po yung kanilang website, white paper, Twitter, Discord, Telegram. Tapos basahin nyo na, guys, yung details ng ating Binance. Ayan po yung please note po nila. Ayan. So basahin nyo na lang po yan, guys, para sa ibang details kung kailan po yung snapshot po talaga ng ating mga na-stake. Okay? So yun nga, guys, balik naman po tayo dito sa ating ETHINA. Ito po yung ating website. Meron po silang token po dito na SUSD. So parang USD din po ito, guys. Tapos kapag nag-enter po tayo dito, mapupunta po tayo dito sa kanilang dApp na pwede nga po tayo mag-connect nga po dito. At ang ginagawa po nila dito, guys, is parang nagfa-farm po sila ng SHARD token. So pwede po tayo mag-buy po dito ng token po nila na USDE. Tapos pwede din po tayo mag-stake nga po dito. Ito po yung liquidity nga po nila. Tapos ito naman po yung kanilang dashboard, okay? Tapos syempre, guys, sa mga nagfa-farm po ng kanilang SHARD, ito po yung kanilang leaderboard. Tapos dito po sa gilid makikita natin dito yung mga support at mga backers po nila. Ayan po, okay? Tapos makikita natin dito yung kanilang TVL, yung yield, yung number of users, 118.98k, guys, okay? Tapos sa community naman po nila, meron po silang 25k members sa kanilang Discord, 130.5k followers naman sa kanilang Twitter, guys, ayan. Tapos sa kanilang Telegram naman po, meron naman 6,438 members. So pumasok tayo sa kanilang Telegram, guys, pero wala pa naman po masyadong update nga po dito. Pero yun nga, sa kanilang Twitter, in-announce po talaga nila yung kanilang listing or launch pool dito sa ating Binance, okay? Tapos yun nga, guys, para sa full details ng kanilang project, i-visit nyo na lang din po yung kanilang documents kung saan makikita po natin dito kung ano nga ba itong ating ETHINA. ETHINA daw is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure alongside a globally accessible dollar-denominated savings instrument, okay? So, the internet bond, okay? So, guys, yung token po nila na USD is iba po ito sa ETHINA token, guys. Pero yung USD po nila dito is yun po yung sinasabi po nila na synthetic dollar, okay? So, hindi ko na, guys, iisa-isahin kung ano nga ba ang project po nila. Pero pwede nyo naman po ito basahin po dito dahil makikita nyo naman yung kanilang document sa kanilang website. Okay, so ito yung USDE po natin, which is stable. Ayan. Tapos centralized challenges po nila. So magpo-provide po sila ng solution dyan. Tapos yun yung internet ban po nila. A crypto native synthetic dollar utilizing Ethereum on-chain custody and centralized liquidity venues. Okay, so yun nga, guys, pwede nyo po ito aralin na lang din para mas maintindihan nyo kung ano nga ba itong ating ETHINA, okay? Ayan, so basahin nyo na lang to, guys. Ayan, size of opportunity. May mga guide po dito kung paano po tayo pwede mag-mint ng USDE, kung paano po tayo mag-redeem ng USDE, kung paano din po tayo mag-stake nga po dito. I-play nyo na lang po itong video po na to, and so on and so forth, okay? So basically, yun lang naman po ang target po natin sa video po na to. More on introduction lang po talaga to na meron nga pong Binance launch pool na nagaganap dito sa ating Binance. At pwedeng-pwede pa po talaga natin ma-access yung ating mga Binance, guys. Kailangan lang po natin gumamit ng ating app, okay? So uulitin ko lang ulit, guys, meron po sila dalawang pool po dito, FDUSD at BNB. So pwedeng-pwede po talaga tayo mag-farm po dito, guys, ng ating INA token. At yun nga,
pwede po natin yan ma-redeem anytime, okay? So yun nga guys, huwag nyo po sayangin yung opportunity po na to dahil libre lang naman po ito kapag nag-stake po tayo ng PNP at ng FDUSD. At malay po natin guys, umabot po tayo ng $1 nga po dito dahil kung makikita nyo naman, umabot po sila ng 0.73 po sa unang pag-list po nila ng kanilang token. Okay? So I think yun lang guys. Sana may na-share nga po ako sa inyo. Palike and subscribe na lang po. At andyan lang po yung mga links po natin sa baba guys para kung gusto nyo talaga sumali po dito is mabilis nyo po ma-access. Okay? So yun lang guys. Salamat! Bye-bye!